this is a really unique wow. Take para sa alter ego. And think about it. Wow! Oh, what? Why? Ang pagbabalik ni Minotaur! Minotaur is back! Let's go! Damage after damage for Team Indonesia. The Roger and the Claw. That is a tank show for sure. Yes. And we have the Minotaur. This is Season 2 MPL, ladies and gentlemen. 10S Gaming Frost. Wow. Beef Teriyaki is real. Reptar, let's go! 10S Gaming Frost, this is hype! Hype na kagad! Hindi ko na alam ang sasabihin ko, Rep. Alter Ego, binigyan tayo ng napakagandang draft. Pero, the Beef Teriyaki from Japan is real. Let's go! Yung teriyaki udon combo, gagana ba dito para sa 10S Gaming Frost? In a way, na parang napapaisip ka talaga eh, na, you know, I feel like I see the point of the Minotaur. Kasi yung Minotaur, yung habol mo lang dyan is okay, may konting heal siya, hindi naman siya na-revamp napaka-cool. Eh. Alam mo, na-adjust lang konti eh. Rep, pag etong Minotaur na to galing sa 10S Gaming, ang tawag dito kay Minotaur, Wagyu Beef. Napaka-cool. Let's see kung tama ba ang timpla nitong Minotaur ng 10S Gaming Frost. Iba eh, yung Wagyu malambot eh, pero ito ata yung Wagyu na makunat. Makunat na Wagyu to. At saka pag niluto mo to, kapag yung sakto, yung kulay pula pa yung gitna, nako, napaka-rapsy. Natikman mo na ba yung kuya Rep? Minsan lang. Ako di pa eh, hindi ko pa natitikman eh. Ikaw nga yung pumunta sa Japan, sa ating dalawa, hindi mo pa nasubukan. Eh syempre, wala akong budget mambili. Pero eto na, the Wagyu Beef mula kay Sebnea. Let's see paano to gagalawin ng 10S Gaming na wala ang Minotaur sa meta natin because of all of these burst heroes na dumating sa meta, Reptar. Oo. And ngayon, anong mapro-provide nito sa 10S Gaming Bros? Ano, momentum interruption gamit ng ultimate niya. And because you have a Matilda na nag-increase ng movement speed para sa Roger, para sa Claude, mahihinto yung momentum nila. With all the zoning na meron ng 10S Gaming Frost, tapos may pang-interrupt pa sila gamit ng Minoan Fury. Sinabi ko lahat yun kasi hindi ko talaga maalala yung ultimate skill ni Minotaur. Minoan Fury, yun yung main tool dito para sa 10S Gaming Frost. And tignan natin kung gagana nga yung Wagyu nila. Let's see. Dahil sabi dito ng Indonesia, kalma. Wala kami pakialam sa Wagyu Beef. Dahil mukhang it's all about the damage for Indonesia. Sally Boy now. Ooh. Grabe, calculated for Sally Boy onto Papa. And there you go. Once again, another shutdown para sa side lanes dito ng 10S Gaming Frost. And look at that. Ang bilis mag-scale up dito ng Roger. Level 4 na kagad and instantly. Dahil sa Lycan form niya, walang problema with diving under towers, instantly getting the first kill and even the second kill of the game. So 10S Gaming Frost, dapat mag-ingat na sila kung saan sila magro-rotate, kung saan sila papuesto sa jungle kasi walang takot na dito si Sally Boy. Oh. Kilala natin niya si Sally Boy. Yeah, talagang isa sa Sally Boy sa mga hero players pare na alam niya kung kailan niya mapapatay yung kalaban. Alam niya kung buhay siya on the equation. As Koro is going one-on-one on Yam. Murphy. Nandito na naman si Leo Murphy once again. Diving, but Koro will actually take one. Nandito na naman si Sibnea. Sibnea and Obuyan. Wala pang ultimate dito si Sibnea, pero nakita mo naman yung swag walk. Itong Minotaur na to, Kuya Reptar. With the heal na binibigay sa team niya, makakatulong yan. Pero 10S Gaming Frost, again, the problem is wala pang makakahinto dito sa Roger or walang nagsusubukan na maghinto sa farm niya. They need to stop the momentum of Sally Boy right now. Kung hindi nyo mahinto yan, tagilid. Eh baka ma-quick games pa kayo. But here we go, nandito si Sibnea, full charge, but that is of course a quad shadow mula kay China. Talagang Japan is real, Kuya Reptar, para dito sa 10S Gaming Frost. Natakot ngayon yung Alter Ego. Nakita mo yung yung discipline ng Alter Ego? Mm-hmm. Naghiwalay agad sila. Humiwalay agad sila sa isa't isa nung nakita nilang naka-full bar itong si Sibnea. Oo. Just the respect na binibigay nila sa isang Minoan Fury na baka pwede mangyari sa kanila. Yeah. And the good thing is they have enough mobility to maybe get away from it. Yep.
para hindi nila makain yung buong Minoan Fury. Kasi kung mangyari yun, makukumbahan lang sila makaka-follow up dito ng 10S Gaming Frost. Definitely. Pero nakakatakot itong lineup ng ano, no? Alter Ego, if ever na-cooldown itong Minoan Fury. But that is, of course, the Shadow Kill onto the Dragon! Oh. Meanwhile, nandito yung laban dito natin sa baba. Yun na nga, yung vacuum mula dito kay Obo yan. Sibnea, na-pop niya yung Minoan Fury dito pero wala atang nagawa. A Celeboy will tower dive the second tower and they will get two kills. 2-4. Yun nangyaring laban doon sa bottom lane as 10S Gaming Frost will just even up the score with the gold na makuha nila dito sa top. And now they balance it out. Alam nila, nagbibigay sila ng apat na kill. Nakabigay na sila ng apat na kill sa Celeboy. Kailangan natin bawian yan. Good thing. Sila pa nga naka-unang basag ng Torre. So that's a bit of a boost para sa Alter Ego. Pero tingnan mo, sakit yung damage ni Celeboy. At saka si Udil din nandun. Wow, Celeboy. Masyadong maanghang, Reptar. Masyadong maanghang si Celeboy ngayon para dito. Hindi maasim eh. Usually, maasim ang sinasabi natin eh. Pero sa kanya, maanghang ngayon dito sa game na to. Kasi kapag maasim, medyo ano ka eh, medyo nagdadalawang isip ka pa kung tama ba yung pasok eh. Mm-hmm. Pero kay Celeboy, kaya maanghang kasi tama talaga yung pasok. Hindi siya mamamatay. Oo. And mukha yung Wagyu ngayon, hindi pa luto para sa 10S Gaming Frost. Nako. O baka naghihintay lang sila ng sitwasyon na makita natin ang lakas ng Minotaur. Pero it doesn't look good for 10S Gaming Frost. Actually, Pyro pa ng isang kill. Okay, Minowans Fury papasok dito. Pero Leia Murphy, pulado lang. As Celeboy once again! Nakupo, Berserker Barrage. Pero masyado malalim ata Celeboy dito. Nako, yun na nga. Nawala yung anghang. As si Yam. Yam. Sabi ni Koro, makukuha siya ng kill. As Koro, hinabol pa ngayon si Udil. Udil will pop the first kill. Koro, here we go. Circling Eagle. Pero sabi ni Koro dito, ayan na. Slicing, dicing. Walang mangyayari ngayon as Goro will miss that skill para dito. Nakalaban niya si Udil. Ah, 10S Gaming Frost, pumapalag naman ngayon dito sa Alter Ego. Masyado namang, I think, para sa Alter Ego, masyadong malalim. Hindi maganda yung naging pasok nila doon sa jungle side. Oh, and of course, it shows kasi si Koro, na nakita naman kung nasan si Koro sa mapa, nandun siya sa top lane. The fact that Alter Ego overcommitted, masyadong malalim sila sa pag-dive. Hindi pa nga nabasag yung first tower eh. Kung nabasag yung first tower, sige sabihin natin okay lang yun. Oh. But nahuli sila sa masikip na daanan. Ooh. And yun, sa bottom lane, nakagantipan na dito ang 10S Gaming Frost. Mukhang lumalapit na tayo sa oras na luto na ang Wagyu dito. Luto na ang Wagyu. Pero sabi dito ng Alter Ego, teka lang, Koro, can you survive this eye for an eye? Ooh, muntikan na. Kamuntikan pang makaisa si Koro that time. But again, this is Alter Ego's aggression, man. Ito yung kumatagilid yung 10S Gaming Frost. Hindi nila alam kung paano magre-react dito sa mga, again, decision-making, commitment para dito sa Alter Ego. Kung pasok, pasok. And the problem right now is si Papa on that Harith, hindi pa natin masyado nararamdaman. I think the reason why kinuha niya yung Mystery Shop, other than, of course, usually yan yung kinukuha, is that na-acknowledge niya na baka mahirapan ako mag-lane, baka mahirapan ako mag-farm, kailangan ko mag-Mystery Shop para mas makuha ko na mas mabilis konti yung items pag-abot sa mid-game na behind tayo. And yun na nga, mid-game na tayo, behind na nga ang 10S Gaming Frost and Alter Ego, they're just looking to find a way to solidify their lead na talaga. If there's a will, there's a way. Ayun na nga, ninja moves mula dito kay kaibigang Sheena. Sheena is also doing well. Parang ang nangyayari nga ngayon, Kuya Reptar, is that defensive mode lagi ang 10S Gaming. Kailangan lang nila maging ready para dito sa mga bigla ang pasok ng Alter Ego. Kasi doon magaling yung Alter Ego eh. Yes. Yung bibiglain ka, ganun yung ginagawa nila eh. And I think yun yung identity ng 10S Gaming Frost dito sa laban na to. If you look back at what they drafted nung game number one, kung nilaro nila yun todong defensively, actually kaya kasi meron silang Kaja na pwede mo i-punish yung masyadong maaga or masyadong gigil na dive galing sa Alter Ego. So yes, I think counterpunching ang hinahanap dito ng 10S Gaming Frost. The defensive counterpunch. Yeah, the Japanese counterpunch. Let's go, Sibnea. Coming in with the Rage, Oboyan and company is here. Leo Murphy lurking around doon sa bandang gilid, trying to find a kick. Talagang pinipilit to ng side ng Alter Ego. Pai will come in with the first kill.
And now, tabi-tabi natin, Gaming Frost. Kailangan ata nilang i-utilize to kung ikaw ang ata Eagle! Oh! Pero si Udil ang magiging main target dito. Udil, hindi na nakapag-sir King Eagle. Ay, na shadow kill para kay Pai. And Pai, babalik dito sa kanyang one shadow. Dragon form para dito kay Yam. Pero kulang si Papa ang main target. There you go. Kulang ang main damage dito. Limer Beam mabubuhay pa rin. Pero Koro na sa bandang gitna. Naku, ayun na nga! Medium rare na Minowan's Fury. And Yam, ngayon, ang magiging main target. Thence, Gaming Frost. Sheena from the Konoha, naku po, nakuha na magandang kill and they will probably take this tower in the mid. Hindi na masasabi, it's raw. Luto na ang TNS Gaming Frost, lutong-luto na ang Wagyu, malinamnam, masarap. Pero despite how good that team fight went for TNS Gaming Frost, hindi pa nila nahuli dun si Selly Boy. Kung nahuli lang nila, munti ka na eh, malapit na. That could have been perfect for them, pero at the end of the day, panalo na team fight pa rin yun para sa TNS. Yeah, ang dami nilang nakuha doon, na palapit pa nila dito yung gold. But again, it's Alter Ego, nabuhay dito yung mga main heroes. Napakahirap pa rin sabihin itong game na to, pero sure ako, Reptar, na kung nakakita tayo ng mga one-sided games for Alter Ego, this time, iba ang storya. This time, nakakasapak ang TNS Gaming and unti-unting nadadapa ang Alter Ego. Nahihirapan ang Alter Ego tapusin ang laban na to. Baka kaya pa kasi. Tignan mo yung dalawang assassin sa TNS Gaming Frost. Lumalabas silang dalawa sa mapa for a moment. Pag gumamit ng ultimate si Benedetta, lumalabas yan sa mapa. Pag shadow kill si Hayabusa, lumalabas yan sa mapa. Yeah. So, with that, momentum breaking talaga para sa Alter Ego na meron silang Roger, meron silang Claude, na for that moment, kayang-kaya iwasan ng TNS Gaming Frost yung damage. Then paglabas nila, sila naman ang magda-damage. Parang dito, wala silang matarget agad. Oh, exactly. Yeah, even though na yung Claude ay merong AoE damage, at yun na nga, nahirapan dito Sheena, yung Harith, as Leo Murphy ay buhay pa rin, pero makakuha si Nasineb Naya. Dalawa ngayon, Selly Boy ang nawala. Oh no, Obuya nandito pa din, pero mawawala dito ang Wagyu Beef, habang si Odile ay nandito pa rin. Slicing, dicing para kay Koro dito. Meron bang eye for an eye? That is of course the shadow kill once again. Kakimbucha technique para dito kay Sheena onto the mid. 12-13, napaka-action ng laban natin. Kuya Rep, Koro going out with the diversion play. And ngayon, ang hinihintay natin, Rep, sino ang makakuha nitong Lord? Lumalaban sila. Baka mga ma-reset to ng dalawang team, Sheena and Obuyan. Mukhang hindi pa nila kaya. Alam mo, Manjin, alam natin na dami nating sinasabing Jutsu. Ito ata yung true Jutsu na galing sa Japan. The Japanese Fighting Dreamers, mga kaibigan, para dito sa TNS Gaming Frost. But Alter Ego still holding the line. Indo Pride versus Japanese Pride, 12-13. Ito na ata yung closest game. Oo. For now, sa M2, na natunghaya natin, Reptar. Yes. And Papa. Si Papa na lang. Kailangan nag-teleport pa sila doon. Selly Boy ang main target dito. Selly Boy, napapounce na lang. Nadadya ata lahat. And Koro, mukha ma-outplay niya. Koro, nako po. Kaya niya kayo mabuhay dito. Meron pa siyang Ivar na hindi na. Executed siya. Sipnea, nako. Hold it. That's been a one fury. Berlin Zuet, nako. Sina pa na set upan. Ang pagkakamali ng Japan. Alter Ego taking advantage of that teleport. And nako po. Ubos ang apat dito sa TNS Gaming Frost. Just like that. Alam na ng Alter Ego na kailangan natin mahuli ang isa sa mga assassins nila na mabilisan. The moment na wala si Koro dun sa laban, TNS Gaming Frost, nahirapan na sila mag-damage ng mukhang Alter Ego. Makaka-2-0 sila sa unang series nila sa M2. And Alter Ego Esports, since MPLI,